say, within us the doors you were pleased to make new in holy baptism, may under your protective care bear much fruit and come to the joys of life eternal. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the Acts of the Apostles. When Saul arrived in Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he was a disciple. Then Barnabas took charge of him and brought him to the apostles, and he reported to them how he had seen the Lord, and that he had spoken to him, and how in Damascus he had spoken out boldly in the name of Jesus. He moved about freely with them in Jerusalem, and spoke out boldly in the name of the Lord. He also spoke and debated with the Hellenists, but they tried to kill him. And when the brothers learned of this, they took him down to Caesarea and sent him on his way to Tarsus. The church throughout all Judea, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grew in numbers. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise you, Lord, in the assembly.
A reading from the first letter of St. John. Children, let us love not in word or speech, but in deed and truth. Now this is how we shall know that we belong to the truth and reassure our hearts before Him in whatever our hearts condemn. For God is greater than our hearts and knows everything. Beloved, if our hearts do not condemn us, we have confidence in God and receive from Him whatever we ask. Because we keep His commandments and do what pleases Him. And His commandments in this, we shall believe in the name of His Son, Jesus Christ, and love one another just as He commanded us. Those who kept His commandments remain in Him, and He in them. And then we know that He remains in us, in front of the Spirit He gave us. The Word of the Lord. Thanks be to God. Jesus said to His disciples, I am the true vine, and my Father is the vine grower. He takes away every branch in me that does not bear fruit, and everyone that does, He prunes, so that it bears more fruit. You are already pruned because of the word that I spoke to you. Remain in me as I remain in you. Just as branch cannot bear fruit on its own unless it remains on the vine. So, neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him will bear much fruit, because without me you can do nothing. Anyone who does not remain in me will be thrown out like a branch in winter. People will gather them and throw them into a fire, and they will be burned. If you remain in me and my words remain in you, ask for whatever you want and it will be done for you. But by this is my Father glorified, that you bear much fruit and become my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Si Cristo'y muling nabuhay. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Tayo mo'y nasa ika-limang linggo na. Ngayong linggo ito, ang ating tema para sa taon na ito ay ang panyaya na Jesus na siya ang puno at tayo ang mga sama at tayo manatili kay Jesus upang mamunga ng sarana.
hindi lang basta mabunga, ngunit mabunga lang sa kanya. Kasi nananatili tayo sa kanya at nananatili siya sa atin. Yun po ang pananatili sa mga po natin ay ito ay makita natin na ito ay after conversion. Nasa unang pagbasa na rin natin yung pagpapalit loob ni Saul ang pagpapago niya mula sa pagiging perdugo ng mga Kristiyano at bilang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Pagamat yung mga unang Kristiyano medyo nag-aalangan, matatakot pa. Baka sabihin niya ito ay isbiya lamang kasi dati mamamatay ng mga Kristiyano ay may kasakasama. Pero kanyang ikinwento sa mga alagad kung paano sa tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. At yung pagtawag ng Diyos, yung pagtanggap natin sa Diyos bilang ating Panginoon at tagapagligtas, kinakailangan i-maintain. Maintenance. Alam ito na medyo kasigitaan ko kapag sinabi natin may maintenance na. May maintenance sa kapot. Pag hindi na inom yung kapot na maintenance, nakakaranas na ng malalong sakit sa katawan. So kinakailangan ay palaging naiinom yung maintenance. So, ganun din. Sa ugnayan natin sa Diyos, may maintenance. Kapag hindi natin na-maintain, hindi tayo nanatili sa Kanya, hindi rin siya mananatili sa atin. At mawawalan tayo ng bunga. At maliwanag na nakita po natin sa Salmo ang isang pagpapasalamat. Isang pagpapasalamat dahil sa biyaya na ipatuloy na ipinagkakaloob ng Diyos. At ang ikalawang pagpasa natin ay nagpapayag ng pagkakaloob pagpasa natin ay mula rin po kay San Juan sa kanyang unang sulat sa yung ating Ebanghelyo at ang ating kalawang pagpasa, isa ang sumulat, si San Juan. Ang maliwanag na sinasabi ni San Juan ay dalawa para manatili tayo kay Jesus. Una, ang sumunod sa kanyang mga utos. Yun yung una. Well, muli po, yung pagsunod sa utos ng Diyos, balikan natin yung amon ni Pope Francis sa kanyang latest na Apostolic Exhortation, Gaudete et Exultate. Yung kanyang panyaya, yung panawagan niya sa kabanalan. Anong sabi niya? Na holiness is wholeness. Kaya nga, yung binigay ko pong halimbawa, what time ay pagpapahalaga sa buhay ay kasintulan din dapat ng pagpapahalaga natin sa kalikasan. So, abortion ay kasintulan din ang pagkakasala kapag sinagulan natin ang kalikasan. So, ganun din o. Hindi mo pwede sabihin natin na ito nagkakawa ko. Naalala ko rin ikaw. May mga nagsasabi ng Father, wala ko na akong ginagawang kasalanan. Hindi naman ako naninirang puri. Hindi naman ako nangangalunya. Hindi naman ako nangganakaw. Hindi nga lang ako nagsisipa. Ay, sabi ko, ay,
kasalanan dito. Hindi ka nagsisimpa. Kasi isa rin yung sa utos ng Diyos na kinakailangan natin isa katuparan. Bahagi yun ako sa na yung makita natin. Kung hindi ka nagsisimpa, kailangan niya, hindi, yung sabi, mas marami yung tayong ginagawa ang pagkakasala. Pero hindi naman yung sabihin na, okay na ito kasi ginagawa ko na yung ibang mga utos ng Diyos. Pwede lang hindi mo nagawin yung iba. Kung minsan ay ito yung ginagawa natin, excuse. Ginagawa ko naman ito eh. No. Sa kaisipan po ng pagsunod sa utos ng Diyos, sa ayon kay San Francisco na binibigyan niya ng pagpapalaya na ito. Holiness is fullness. Kaya yung pagsunod sa utos ng Diyos ay isipagsunod sa lahat ng kanyang utos. Pagsusumikap na sumunod sa kanyang utos. Hindi po pwedeng kalahati lamang. Yun yung isang bahagi ng ating pangyayan na nawa ko ay ingin natin matugunan. Kinakailang imintay natin yung pamumuhay ng kabanalan. Pangalawa ay pag-ibig sa kapwa. Yung pag-ibig sa kapwa ay bahagi rin po ito ng utos ng Diyos. Pero hayaan niyo po na isiparate ko kasi baka kasi sabihin na yung pag-ibig sa kapwa ay nakasalalay lamang doon sa ika-apat hanggang ika-10 utos ng Diyos. So, bagaman po yung ika-apat, ika-10 utos ng Diyos ay tumutuloy sa pag-ibig sa kapwa. Pero yung pag-ibig sa kapwa ay hindi lamang nakasalalay sa ika-apat at ika-10 utos. Hanggang ika-10 utos. Ngunit, it should go beyond doon sa pagkasakatuparan ng mga utos ng Diyos. Kasi marami yung mga hapon na ibinibigay ko sa atin ay kapag pinag-usapan natin ang pag-ibig sa kapwa. Pati walang halimbawa ng alin. So, yan po sa pagpasa mo sa simbahan, yung ating entrance. May bago nakalagay dyan, ano? 7 corporal works of mercy sa kaliwa, at saka yung 7 spiritual works of mercy sa kanan. Yun ay pagpapaalala. Yung corporal works of mercy, ang gawain ng awa sa kapwa ay yung pakainin ng mga naguguto, painumin ng mga nauukaw, bigyan damit ng mga upaw, bigyan ng masisilungan ng mga walang kahanan, dalawin ng mga may sakit, dalawin ng nasa bilang upaw, ilibing ang mga patay. So, bahagi po yan ang ilan lamang sa pagkilos na, ito, pag-ibig dito sa kapwa. Isang aspeto na kung saan yung nating kalimutan na nawa ay tayo ay hinahapon sa apod ng ating makakaya. At nawa po ay may isa katuparan natin. So, kundi po yung magpasalamat sa mga. Matagal po na ako sana ilang nais na ilagayan niya, kaya lang yun, sabi mo ay wala tayong pagkakataon. Pero sana magpaalala sa akin naman ito. Ito yung kapag sinabi natin, manatili tayo kay Jesus. Saan pa? Sa darating na barangay election, 2 weeks from now, ay pumuno tayo ng pamumuno sa ating barangay. So, ang aking hapon ni Elin, kilalanin niyo yung ating mga kandidato para pamuno namin ng maayos. Hindi lang mo kilalanin ninyo kung kaninong kapag-anak yan. Ngunit kilalanin niyo ano ba yung plataforma niyan. Yung bang plataforma
Mag-aaway. Alam mo, kung tutusin, hindi ko pa rin kilala. Pero sana nga, mayroon tayong dalawang din ko pa. Sana makilala natin. Alam niyo, parang kanyang umaga. Pagkatapos na 6:30 mass, ay may nakasalubong ako. Sabi ko, kapatakot. Sabi ko ay, oh, ba't hindi ka nagsimba ng kanyang umaga? Eh, Father, ako po ay may seminar. Seminar naman o. Seminar po kasi na para sa eleksyon. Sabi ko ay, oh, kanina pang grupo. Eh, Father, hindi ko makilala kung kanina akong grupo. So, hindi niya kinala ko. Eh, tinanong ko, magkano ang ibibigay sa inyo? Alam niya kung magkano ang ibibigay sa kanya. Pero hindi niya alam kung sino magbibigay sa kanya. Alam niya yung mukha ng pera. Pero hindi niya alam yung mukha ng kandidato. So, mas maingin pa yung pera. Madaling makilala. Pero ito po, no? Kailangan na natin, no? Kasi isa po sa tungkulin natin bilang kapahagi na napapabilang sa demokrasya ng lipunan ay ang momento sa ating mga leader. Last Sunday ay Good Shepherd Sunday. So, kailangan natin. Ang tingin natin, ito pa sa tingin natin na maglalapit sa atin upang mapamahal natin yung ating kapwa. Ito pa yung mga tao para tayo higit na makasunod tayo sa kalooban ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Eh, baka naman sabihin ng iba, sabihin ng patay, wala akong makita sa mga kandidato na pumapasa sa requirements. Ay di, kahit na ang tawagin natin ay kung wala namang diyang pinaka masabi natin na ano ay at least choose the lesser evil. Sino ang pinakamalapit sa kanila? Nasa tingin natin ay makatutulong sa atin na manatili kay Jesus. Kasi bakit ito? Mahalaga ito kasi maliwanag ang sinabi ng Jesus eh. Na ang sino mo nanatili sa akin at ako sa kanya ay mamumungan ng sagana. Mamumungan ng sagana. Baka kasi mamaya ay hindi namin nagawa yung ating bahagi na makita namin na kung sa ating paglalagay ng mga mamumuno sa akin ay hindi natin nagawa yung ating parte na pumili upang lumago ang ating barangay, lumago ang ating buhay, at ibig sa natin alin, lalo tayo malatili kay Jesus. At sabi nga ang kumisang Father, ito yung nakita ko, pero later on, hindi niya man ginawa yung kanyang tungkulin, pumoto pa rin kayo. Kung hindi niya ginawa yung kanyang tungkulin, sa inaakala niyo, ito yung tao na higit na makamutulong para sa atin, problema na niya yun. Pero tayo na tayo pumoto, ay yun na siya sa mga pamantayan ng ating Pagdilos. Kapag pinoto ko ang tao nito, tutulungan pa ako nito at ang aking kapwa na mapalapit sa Diyos at makatubod sa pag-ibig sa kapwa-tao. Yan po ay ilan naman sa makita po natin hamon na pwede natin ibigay. Pero yung dalawang putuso natin, sa panatili natin kay Jesus at siya panatili sa atin. Una, pagsunod sa kanyang mga utos. Pangalawa, pag-ibig sa kapwa.
the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. As we affirm our faith in Jesus our Lord, we thank our Heavenly Father and ask Him to fill us with the choices, blessings. Father, make us grow in your love. Father, make us grow in your love. Keep the church in your love. Guide and protect all church leaders, and make your people a living in the transformation of the world. We pray. Father, make us grow in your love. Bless all families with your strength and love, with your joy and peace, with health and laughter, we pray. Father, make us grow in your love. Grant that the sick and the lonely, those in bondage and those in exile, receive consolation and help, we pray. Father, make us grow in your love. Grant that those who have turned away from your path may experience those forgiveness and the joy of a new life in you, we pray. Father, make us grow in your love. Heal all the divisions among Christians and unite with us all, so that we may work as one in building your kingdom, we pray. Father, make us grow in your love. Heavenly Father, give us all the joyful assurance that you are always with us through your Son, Jesus our Lord. Grant that we may never be separated from you, so that we may bear much fruit for your glory. Through Christ our Lord. Amen. Thank you.
Pray, brethren, that our sacrifice be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. O God, who by the wonderful exchange affected in this sacrifice and make us partakers of the one supreme Godhead, grant, we pray, that as we come to know your truth, we may make it ours by a worthy way of life. Through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord. But in this time above all, to love you yet more gloriously. When Christ the Passover has been sacrificed, for with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exalts in your praise, and even the heavenly powers with angelic hosts sing together that ending hymn of your glory as they acclaim. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice. And once more giving thanks, he gave to his disciples, saying, take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood,